Jenny, ano itong ginagawa mo sa akin? Matapos kong ginawa sa iyo ang lahat, ganito pang iganti mo sa akin, ha? Lahat ng kailangan mo, pera, karangian. Pero sa huli, niloko mo rin ako. Jomari, nagkakamali ka ng iniisip mo. Magkaibigan lang kami ni Jerome. Walang namagitan sa amin. Huwag ka na magkaila pa sa akin, Jenny. Huli na kayo sa aking mga mata. Jomari, huwag mong gawin sa akin to. Baka pwede pa natin itong pag-usapan. Alam mo, Jenny, sayang. Bala ko pa naman sana pakasalan ka, pero ganito pala ang gagawin mo sa akin. Halos hindi matanggap na Jomari ang sinapit ng kanyang buhay pag-ibig sa kamay ng isang abusadong babae. Kaya naman halos wala na siyang tiwala sa babae pagdating sa pag-ibig. Lahat ng nakarelasyon ni Jomari ay puro na lang pera ang habol nito sa kanya. Kaya isang matinding desisyon ang kanyang ginawa. Para masigurado nito kung tunay talaga ang pagmamahal ng isang babae sa kanya, napagpasyahan ni Jomari na magtrabaho bilang isang mekaniko ng sasakyan sa isang kumpanya. Kaya tutol dito ang kanyang mga magulang dahil pinapahirapan lang nito ang kanyang sarili. Dad, Ma'am, marahil ito na ang last option ko para matagpuan ko na ang tamang babae na para sa akin. Siguraduhin mo lang, iho, ha? At yakin mong hindi ka pa rin mabibigo. Sa araw na iyon ay nagtungo itong si Jomari sa isang sikat na car company upang mag-apply bilang mekaniko dahil may alam naman ang binata sa iba't ibang uri ng sasakyan at kung paano magkumpuni. Kaya naman ay sa araw na iyon agad siyang tinanggap at magsimula na kinabukasan. Bilang isang empleyado ay kailangan niyang magpakumbaba sa kanyang sarili anuman ang mangyari. Magandang araw, sir. Ako nga pala sa Jomari, ang bagong mekaniko dito. Ah, ganun ba? Kung gusto mong tumagal sa trabaho ito, Jomari, sumunod ka sa akin. Ako nga pala si Ray. Matagal na ako dito sa kumpanya. At isa ko sa mga pinagtiwalaan itong amo natin. Masunod po si Ray. Ginawa ni Jomari ang lahat para maging maayos ang trabaho kahit na ay madungisan man ang kanyang kamay, ang mahalaga ay matupad ang kanyang plano. Ray, ang galing pala ng bata-bata mo, ha? Ilang oras lang ang inayos ng sasakyan ko. Nako, Mr. Velasquez, mas magaling pa ako sa kanya. Pero siya lang ang pinaayos ko para makita natin kung gaano siya kagaling at karunong. Anyway, Ray, sa sunod na mga araw, merong maganap na kasiyahan sa bahay. Kung may oras kayo nitong si Jomari, pwede kayong magtungo doon. Sige po, Mr. Velasquez, pupunta kami doon itong bata ko. Jomari, halika nga dito. Ano ba itong ginagawa mo sa akin? Pinapahiya mo ako sa harapan ni Mr. Velasquez? Sir, ginawa ko lang naman talaga ang dapat eh. Para mabilis matapos yung sasakyan. Hindi ba naman na gusto mo, diba, na kailangan pulido ang paggagawa? Alam mo, Jomari, kabagubago mo sa akin dito sa kumpanya na to. Tapos masyado ka pang mas nang magaling sa akin, ha? Pasensya na po kayo, Sir Ray. Mukhang hindi inasahan ni Jomari na ganito ang ugali ng taong makasama nito sa trabaho. Pero mas lalo niyang itago ang kanyang totoong identity sa pagkakataong iyon. Noong nakalabas na itong si Jomari sa kumpanya, hindi naman namalayan na hinintay pala siya itong si Kuya Driver. Boss, tara na, sumakay ka na. Hindi kasi mapakali ang mami at daddy mo eh. Nako, maraming salamat, Kuya Efren. Oo, medyo napagod nga ako sa unang trabaho ko. Pero kahit ganun pa man, masaya ako dahil marami akong natutunan. Dad, Ma'am, nandito na ako. Oh, Jomari, mabuti naman at nakauwi ka na. Pero, tingnan mo yung tsura mo. Ma'am, Dad, inamin kong mahirap talaga ang trabaho, lalo na at lakas ng katawan ng puhunan. Pero gusto ko ring maranasan ang gantong uri ng trabaho. Kaya nga hindi natin discriminate ang gantong uri ng trabaho. Well, kahit mekaniko, construction, magsasaka o kahit anong trabaho man na lakas ng katawan ng puhunan, dapat sila nating pagtunan ng pansin. Dahil kung wala sila, sinong gagawa nito? Kaya huwag natin silang malitin. Sa hapon ding iyon, matapos nilang kumain ng hapunan, ay maagang natulog itong sa Jomari para kahit papaano ay makabawi dahil sa bukas na naman ay panibagong araw na naman para sa trabaho. Kinabukasan, maagang nagising itong sa Jomari. Mukhang masanay na itong gumising ng maaga. Ayaw kasi ng kanilang management na laging nalate ang mga empleyado, lalo na at sa oras ng trabaho. Matapos kumain at maligo, agad nagbihis itong si Jomari
at hinatid naman ni Kuya Efren ang boss sa pinapasukan nitong trabaho. Kuya Efren, dito muna ako yung bababa. Maglakad lang ako. Total naman, malapit naman eh. Samantalang sa kabilang dako naman, hindi mapaandar nitong si Nicole ang sasakyan na regalo noon ng kanyang ama noong 18th birthday nito. Dad, anong gagawin ko? Ayaw umanda ng sasakyan ko eh. Ay nako iha, di ba ang sabi ko sa'yo ay palitan mo na yan. Pero Dad, regalo mo ito sa akin. At saka, ito ang unang sasakyan ko. Ay nako, kung lalaki pa yan, maswerte siya. Dahil talagang loyal ka sa kanya. Pero kaya nga lang, wala ka namang nagustuhan sa mga lalaking pinapakilala ko sa'yo. Dad naman eh. Sasakyan ko ang pinag-usapan natin dito. Hindi yung mga lalaking iyan. Oo siya. Tatawag na lang ako sa may mekaniko para maayos ang sasakyan mo. Maraming salamat, Dad. Hello, Ray. Pwede bang pumunta ka dito sa bahay? Ayaw kasi umandar ng sasakyan ng anak ko eh. Mr. Velasquez, okay lang bang si Jo Marie ang papunta ka dyan? Yung lalaking nag-ayos ang sasakyan mo kahapon? Okay naman siya, di ba? Oo, sige. Walang problema sa akin. Tamang-tama naman ang pagdating ni Jo Marie matapos mag-usap si Ray at Velasquez. Good morning, si Ray. Oh, Jo Marie. Tamang-tama. Tumawag ngayon si Mr. Velasquez. Meron siyang papaayos ng sasakyan sa kanila. Ikaw na muna pumunta roon. Siguraduhin mo lamang na maayos ito, ha? Huwag mong ipahiya ang kumpanya. Dahil kung ganun, siguradong masiba ka. Pinaplano talaga ni Ray na si Jo Marie ang pupunta para ayusin ito dahil kung hindi ito magampanan, ay may karapatan siyang isumbong sa manager at posibilidad na matanggal ito sa trabaho. Samantalang hindi naman nagalanganan itong si Jo Marie, agad siyang natungo sa bahay ni Mr. Velasquez. Tao po? Oo iho, ikaw na bang tinatawag ni boss para ayusin ang sasakyan? Opo sir. Sige, pumasok ka na. Binuksan ng gwardiya ang gate para mapasok na itong si Jo Marie. Pagpasok nito ay nakita niya ang isang classic na sasakyan. Mabuti naman Jo Marie at nandito ka na. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang si Nicole at siya nang bahala masabi sa'yo. Sige po sir. Nicole, bumaba ka na. Nandito na ang mekaniko. Sige dad, bababa na ako. Sir, salamat naman at dumating na kayo. Sana magawa niyo ito ng paraan para umandar muli. Sa unang pagkakataon, hindi inasahan ni Jo Marie kung gaano kaganda ng babae sa kanyang harapan ngayon. Kakaiba ang kanyang naramdaman sa babaeng ito. Sige ma'am, e-check muna natin yung battery at yung starter baka naman po doon lang ang may problema. Nagkaroon lang ng lost connection sa may battery at dahil doon ay agad umandar ang sasakyan. Nako sir, maraming salamat talaga. Akala ko kasi malaki ang sira ng sasakyan ko. Ayos lang yun ma'am. Malaki man o maliit ang problema ng sasakyan, tungkulin pa rin namin na ayusin ito. Anyway sir, ako nga pala si Nicole Velasquez. Ako naman si Jo Marie Lopez. Lopez? It sounds familiar. But anyway, kung okay lang sa'yo, gusto sana kitang yayain bukas dito sa bahay. Meron kasing magaganap na kaunting salo-salo. Ganun ba? Parang nabanggit sa amin yan ni daddy mo eh kahapon. Huwag kang maglala ma'am. Darating ako. Hindi ko naman matanggihan ng isang magandang babae na katulad mo. Naku, binubola mo lang naman ako sir eh. Hindi ha. Ngayon lang ako nagsabi sa'yo nito eh. Lalo na kung meron akong kakaibang naramdaman sa kanya. Mr. Jo Marie, kumusta ang sasakyan ng anak ko? Sir, okay na po. Pwede na po itong gamitin. Ganun ba? Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo ano, bilang mekaniko. Sige sir, alis na po ako ha. Wait, teka lang Jo Marie. Meron ka bang sasakyan? Ako? Wala. Nag-commute lang ako kanina, patungo dito. Eh, kung ganun dad, pwede ko ba siyang maisabay? Gusto kong i-drive test ang sasakyan at magtungo na rin sa mga kaibigan para sa kasiyahan bukas. Sige Nicole, basta mag-ingat ka ha. Paano sir? Alis na po ako. Okay Jo Marie, pakisabi na lang kay Ray na salamat at huwag kayong mawala bukas ha. Lumabas ang dalawa habang daladala nitong si Jo Marie
ang toolbox papasok ng sasakyan. Sir Jomari, marunong ka bang mag-drive? Oo naman. Pero bakit? Okay lang ba kung ikaw muna ang magmamaneho nito? Gusto ko lang pakinggan ang makina nito kung kondisyon pa ba? Sige Ma'am Nicole, walang problema. Wow, ang sarap palang magmaneho ng sasakyan na ito ano? Paano ang taas kasi nito eh? Sigurado akong lagi itong minamaneho ng boyfriend mo. Kahit na malubak man o mabaha, talagang lalaban ang sasakyan na ito. Jo Marie, wala pa akong boyfriend. At higit sa lahat, wala pang ibang nakapagmaneho niyan maliban sa'yo. Nako naman ma'am, nakaya naman sa'yo pala. Ayos lang yun. Asya nga pala, bago kita ihatid sa office niyo, pwede ba kitang ibintahan mag-coffee? Huwag kang mag-alala dahil ako na ang kakausap ng manager niyo. At higit sa lahat, babayaran kita ng full payment sa araw na ito. Kayo pong bahala ma'am. Siya nga pala, Jomari. Bukas kasi darating ang mga kaanak ko from state. At panigurado akong bubulihin na naman nila ako. Kasi hanggang ngayon, wala pa akong boyfriend. Kung ayos lang sana sa'yo, pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko kahit ilang araw lang habang nandito pa sila sa bansa? Sige na, Mr. Lopez. Babayaran naman kita eh. Nang malaking halaga. Sige Ma'am Nicole, kung hindi ka lang mabait sa akin at maganda, hindi talaga papayag eh. Alam mo, Jomari, guwapo ka rin pala no? Napakaswerte naman ng girlfriend mo sa'yo. Girlfriend? Wala akong girlfriend marahil hindi pa inipapanganak ang magiging girlfriend ko sa buhay. Naku, parang magkatulad yata tayo ng sitwasyon eh. Jomari, sigurado nga tama ka. Hindi pa naisilang ang taong nagmamahal sa atin. Oh, nandito na pala tayo sa may coffee shop. Nako ma'am, wala pa naman akong pambayad dito. Sakto lang sana ito sa mamasahe ko eh. Ako na ang bahala ng lahat, Jomari. Salamat sa panahon mo. At bukas, huwag mong kalimutan ang imbitasyon ko sa iyo ha. Dahil napasarap sa kwentuhan ang dalawa, hindi nila napansin na hapon na pala at sarado na ang car shop. Kaya naman tinawagan ni Nicole ang manager ng shop na mag-overtime sa trabaho itong si Jomari kahit nang totoo ay nasa coffee shop ang dalawa. Walang problema, Miss Velasquez. Ang malaga ay maayos niyang sasakyan mo. Pakisabi na lang ni Jomari na dumiretso na sa bahay nila. Sige, manager. Maraming salamat po. Paano yun, ma'am? Hanggang dito lang siguro ako. Jomari, hapon na kung gusto mo. Ihatid na lang kita sa inyo. Nako ma'am, maraming salamat na lang. Sobra-sobra na yung ginawa mo sa akin. At meron pang malaking pera. Okay, mag-iingat ka sa pag-uwi mo, Jomari. Kita na lang tayo bukas ha. Unang umalis itong si Nicole. Samantalang tinawagan naman ni Jomari itong si Kuya Efren para sunduin ito sa may coffee shop. Boss, mukhang napasubo yata kayo ngayon ha. Oo Kuya Efren. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganung babae. Super ganda na at mabait pa sa mga empleyado. Dito na kaya magsimula ang magandang ugnayan ina Jomari at Nicole. Paano kung malaman ni Ray na masyadong pumapapil itong si Jomari sa anak ni Mr. Velasquez? May gagawin kaya ito para matanggal sa trabaho ang binata? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang susunod na eksena sa ating part 2.